Ang susunod po nating tatalakayan ay solar water heater. Meron po tayong dalawang nung senior scientist po ako ng Unilever, meron kaming dalawang client, yung Kamana Resort sa Subic Bay, tsaka yung Daluyon Mountain Resort sa Puerto Princesa. Tinuruan ko po yung gumawa ng solar water heater. Alam niyo po ba yung solar water heater? Ipakita ko sa inyo yung commercially produced na solar water heater. So, ito po. Isishare ko sa inyo yung screen para mas maunawaan natin kung ano po ba yung solar water heater. So yan po ang solar water heater. Lakihan po natin ng konti para mas ma-appreciate nyo at maintindihan kung ano po ito. So ito po yung solar water heater. So ano po ginagawa nito? Instead na meron tayong water heater sa shower natin, pag naliligo tayo sa umaga, di ba? Isang dahilan niya kung bakit nagkakaroon ng stroke. Diba, nakakumo tayo, malamig. Natutulog. Tapos pagkagising natin, magdadasal lang ng konti, konting exercise, tapos maliligo tayo. Pag naligo po kayo ng malamig na tubig, ang laki po ng chance, statistically, na may stroke tayo o may heart attack. Isa po yan sa mga statistics na pag naligo kayo sa umaga, galing sa pagtulog, biglang nagbabago yung temperature from warm to very cold. So normally mga naha-heart attack at na-aneurysm pagkatapos maligo sa umaga. Statistics po yan. Hindi ko po sinasabi na yun ang dahilan. Pero siguro, abrupt change in temperature. So ito po yung water heater na hindi ka nagagastos ng kuryente. Kasi kung yung water heater natin sa loob ng shower natin, meron ganito. So, ang cost nito 1,924 sa Alibaba. Na advertise pa yung Alibaba. So, ito pong water heater na to, ang lakas gumastos po nito kasi nasa 8,000 watts ang kinukonsumo nito tuwing maliligo tayo. So, kung halimbawa matagal kayong magbabad sa paliligo, so 8,000 times 60, so ang laking konsumo ng kuryente yon. So ito naman, sobrang mahal. So hindi nga tayo gumastos ng kuryente, pero yung one-time investment mo, 110,864. So ito po ituturo ko sa inyo, malaking tulong po kasi pwedeng palitan ng ganito po. So i-share ko sa inyo ito pong siguro hindi niyo nakita yung yung aking senior na isa. So ito po yung dinidescribe ko kanina. So ito po yung imported na water heater. So lakihan natin ng konti. Hindi yata nakita kanina. So ang cost po niya 110,864. So water heater lang po, inilalagay po ito sa bubong. Tapos pinapainit niya yung ating tubig, lalo na yung mga ginagamit sa kusina at saka pampaligo. Kung gagamitin mo ng heater tulad nito, malaki ang konsumo sa kuryente. Medyo mura nga, pero malaki ang konsumo daily sa kuryente. So, i-share ko naman po sa inyo itong ating na-invento na pwede ko po sa inyong gawin. Yan, ito po. So, ito po yung the same principle na water heater. So, paano po ito ginagawa? So, ito po ay binubuo lang ng copper tubing. Ito. So, yung spiral na to na copper tubing, inilalapat lang po ito sa bubong. So, kung meron kayong yero na corrugated, dun sa corrugation, ilubog nyo lang po ito. So, ikabit nyo lang po yung dulot-dulo nito sa isang tanke. Yung tanke po na paglalagyan ng tubig na iinitin, yung source natin ng tubig, na pampaligo o ginagamit sa paglalaba, dito po manggagaling.
So medyo mas mataas po dapat itong tanke nito. Oo. Para dumaloy, yung malamig bababa, pupunta dyan, maiinitan, tapos yung mainit na tubig, babalik po dito. Mm-mm. So, ano yan? Napakabisa po nito. Ngayon, ito pong ano, ito pong water heater na to, na solar, ang pinanggagalingan ng energy, ginawan po natin ang paraan para mas maging mas mabisa siya doon sa mga commercially available na super mahal. So, yung 108,000, ito po, murang-mura lang naman ang copper tubing. Yung drum ng tubig, meron na kayong existing, tapos ipapatong nyo lang po yun sa yero. So, para po maging mabisa, unang-una, yung copper tubing, pisain nyo po para mas malaki ang contact niya doon sa bubong. So, nakadiin po siya. So, instead na bilog, ipisain nyo ng konti para mas malaki yung contact doon sa bubong. Kasi umiinit yung bubong eh. So, pag naka-contact yung copper tubing, mas malakas ang transmission ng heat energy papunta doon sa tubig. Diba? So, dapat siya nakapisa doon sa corrugation ng bubong. Pangalawa, pipinturahan po natin ng black yung copper tubing tsaka yung bubong mismo. Bakit black? Ang tawag po doon eh, black body absorption. So, analogy lang, bakit black? Kung ikikumpara nyo po yung, maglagay po kayo ng thermometer sa isang puting kotse tsaka itim na kotse. Ilagay po natin sa tirik ng araw. At tignan po natin kung alin po yung mas mainit. Mas mainit po yung black na kotse dahil sa black body absorption. Yun po yung principle, bakit magiging mas efficient ito. So yung commercial, makikita nyo kulay black din siya. Yun din ang principle na ginagamit. Pero ito po, dinagdagan pa natin ng isang principle, scientific principle. Ang tawag po dito, greenhouse effect. Nilagyan po natin ng glass sa ibabaw, okay, acrylic glass para kahit matamaan ng ano ng tirador eh hindi mababasag. So acrylic glass, bakit po lalagyan ng acrylic glass? Dahil po sa greenhouse effect. Yun hong glass o yung acrylic glass, pag tinamaan ng infrared galing sa init ng araw, tinatrap niya sa loob ng glass yung init o yung infrared. Yun po yung init eh. So pag natrap po siya sa loob, ang nangyayari, mas mainit doon sa loob. Kung nakapasok na po kayo sa isang greenhouse, so makikita niyo po na ang init-init doon sa loob. May balita nga kagabi, as an analogy, maiba lang ako ang kwento. Meron daw aali, matanda, si Lola, nakalimutan niya ata sa loob ng kotse. So hindi siya marunong magbukas ng kotse. So sobrang init. So ginawa niya, inikot niya ng konti yung ano, yung bintana at doon siya naka position yung kanyang ano, kanyang nguso para makahinga. So kung hindi yun nakita ng mga concerned na mamamayan tsaka mga tanod, eh malamang namatay si Lola. So ang effect po nun yan ang tinatawag ano, greenhouse effect. So ito po yung ginagamit natin po dito para mas mainit yung tubig na mapuproduce natin. Kung maliit po yung tanki nyo, pwede itong kumulo. So ibig sabihin, very efficient yung black body absorption, tsaka yung greenhouse effect, tsaka yung copper transmission ng heat energy. So, yung pong nakikita natin na to, simpleng-simple lang gawin. Ang mura lang naman ng copper tubing. Ang mura lang din ng pinturang itim. So, ikukumpara natin sa commercially available na solar water heater. Ang dali-dali po nitong gawin. At hindi ito siguro lalagpas ng ano ng 5,000 pesos. So, kung halimbawa meron kayo water heater, hindi ito kumukonsumo ng kuryente. So, mas may savings pa rin po kayo dito. So, napakagandang idea kung meron po kayong kilala na merong mga laundry house, merong nangangailangan ng tubig, halimbawa pagbanli sa mga pagkain para ma-sanitize. So ito po napakagandang idea po ito. Instead na
meron kayong heater, nagpapainit kayo ng tubig. Ito po automatic. Dito po ang yaman-yaman natin sa tubig. Ang yaman-yaman natin sa araw, sikat ng araw. Pakinabangan po natin. Importante po ito. Kontakin nyo lang po ang inyong lingkod. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito isa sa katuparan, itong configuration na ito. Napakadali lang po. At makikinabang po kayo. Tandaan nyo po, mas mainit yung tubig, mas maganda ang laba. So isang use yun. Diba? Subukan nyo yung bawasan yung detergent nyo pag naglalaba kayo sa washing machine. Tapos hot water ang gamitin nyo. Makikita nyo, mas maganda yung pagkaputi ng labada. Kasi po, nakakatulong po yung temperature sa performance ng detergent. So, isa yun sa mga pakinabang. Hindi lang sa paliligo. So, di ba? Napakagandang idea. Pwede nyo po akong tawagan, mag-comment po kayo, mag-feedback po kayo, tutulungan ko po kayo na paano isa katuparan itong ating ginawa na to sa dalawang resort dito sa Pilipinas. Okay? So sana natulungan kayo nitong mga ideas na tinatalakay natin.